Kidlat News Updates. Opo, si Cesar Sorian kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Tuluyan ng ibinasura ng Sandigan Bayan ang ill-gotten wealth case laban sa namayapang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., dating unang ginang Imelda Marcos at iba pang individual. Sa desisyon ng Second Division ng Anti-Graft Court, ikinatwiran nito na bigo ang prosekusyon na patunayan ang akusasyon laban sa mga akusado. Tinukoy din sa resolusyon na bigo ang abogado ng gobyerno na magpakita ng ebidensya na ang kinukwestiyong ari-arian ay ill-gotten o nakuha sa katiwalian. Ang reklamo ay may kinalaman sa alegasyon ng pagkamkam umano ng pamilya Marcos at mga associate nito sa ilang ari-arian gamit ang ilang dummies na nakuha gamit ang kanilang kapangyarihan. Idineklara ng Korte Suprema na unconstitutional o labag sa saligang batas ang pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections noong December 2022 at gawin ito sa October 2023. Sa statement na inilabas ng Supreme Court Public Information Office, nakasaad na kailangang idaos ang halalan sa unang Lunes ng December 2025 at tuwing ikatlong taon alinsunod sa Republic Act 9164 na nagtatakda ng synchronized barangay at sangguniang kabataan elections. Iginiit pa ng Korte Suprema na walang kapangyarihan ang Commission on Elections o COMELEC na magdesisyon para ipagpaliban ng eleksyon dahil nakasalalay ito sa kapangyarihan ng Kongreso. Hindi naman nakasaad sa desisyon ng mataas na hukuman kung ipahihinto ang paghahanda sa nakatakdang halalan sa October 30 ng kasalukuyang taon. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, walang magiging pagbabago sa paghahanda ng poll body dahil ang desisyon ay nakatuon sa gobyerno at magiging pamantayan sa mga susunod na eleksyon. Bahagyang bumaba ang budget deficit ng bansa sa 16.7% kumpara sa kaparehong buwan noong isang taon. Mula sa dating 146.8 billion pesos, umaabot na lamang ito sa 122.2 billion pesos. Ayon sa Bureau of Treasury, mas tumaas ang revenue ng pamahalaan kumpara sa gastusin na tumaas ng hanggang sa 9.4% o 333.4 billion pesos. Ang government expenses naman ay umangat lamang sa 0.9% noong buwan ng Mayo o katumbas ng 455.7 billion pesos habang ang 5-month disbursement ay bahagyang tumaas sa 1.2% o nasa 1.92 trillion pesos. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.